Matatid Lunch News Updates. Sa ating mga balita, mataas na leader ng NPA patay sa engkwentro sa Sorsogon. Paano kalang 6.35 trillion pesos national budget sa 2025 prioridad ng Kamara? Viral boy Dila na nangbasa ng rider humingi ng tawad. Seismic activity ng Mount Canlaon patuloy ang pagtaas. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kinlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nasawi ang isang mataas na leader ng New People's Army o NPA sa engkwentro sa Barangay Biriran, Huban, Sorsogon. Sa ulat ng Philippine Army, tumagal ng halos 30 minuto ang sagupaan ng tropa ng gobyerno at tatlong rebelding NPA. Patay sa labanan ang nasabing leader ng NPA. Nasamsam rin mula sa mga rebelde ang armas, bala at ilang personal na kagamitan. Kasalukuyan ang hot pursuit operation ng otoridad para tugisin ang mga nakatakas na rebelde. Nangako si House Speaker Martin Romualdez na prioridad ng Kamara ang approval ng panukalang 6.35 trillion pesos national budget sa 2025. Saad ni Romualdez, magtratrabaho ng double time ang mga kongresista para maipasa ang 6.35 trillion peso 2025 General Appropriations Bill bago ang kanilang break sa katapusan ng Setyembre. Dagdag ng House Speaker, kanilang titiyakin na mabibigyan ng sapat na funding ang mga sektor ng edukasyon, agrikultura, modernisasyon ng armed forces at infrastruktura. Humingi ng tawad ang viral na lalaking binansagang Boy Dila sa ginawa niyang pambabasa ng ilang motorista sa Wata Wata Festival sa San Juan City. Sa isang press con, iniharap ng San Juan LGU si Lexter Castro alias Boy Dila. Umamin din si San Juan City Mayor Francis na maging siya ay nagalit kay Lexter matapos kumalat sa internet ang videos na makikitang binabaril niya ng water gun ang isang motorista habang nakalabas ang kanyang dila. Kasunod nito, nag-public apology si Lexter sa lahat ng kanyang naperwisyo pangunahin na sa nabasa niyang rider. Dagdag ni Lexter, nakatanggap din siya ng death threats na naging sanhi ng kanyang stress. Nanawagan din ng binata na huwag nang idamay ang kanyang pamilya sa issue. Nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLC sa pagtaas ng seismic activity ng Bulkang Canlaon. Sa kanilang monitoring, nakapagtala ang bulkan ng 90 volcanic earthquakes na karamihan ay may lalim na 20 kilometers mula alas 3 ng hapon nitong Martes hanggang alas 12 ng tanghali kanina. Nakapagtala din ang bulkan ng mataas na pagbuga ng sulfur dioxide kung saan mahigit 5,000 tonelada ang nailabas nito kahapon. Pinagbabawal pa rin ang paglapit o pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone at paglipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan. Kasalukuyang pa rin nakataas ang Bulkang Canlaon sa Alert Level 2 habang patuloy na inoobserbahan ito ng PHIVOLC. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At ninyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.